Hi guys, good afternoon sa inyo lahat. Sobrang happy ko today kasi this day na-monetize na ako. Yay! Ayan, so happy lang talaga ako kasi yun nga after 8 months may get in waiting, at least ito na yun, di ba? Ang hirap kayang pagsabayan, ang hirap kayang makuha yung 4,000 watch hour. So, ngayon, ito na talaga siya. So, this is it. Nakuha ko na siya and I'm so happy na i-share sa inyo ang achievement ko. Little achievement lang to, pero malaking bagay sa akin to kasi unang-una, napakahirap kong kumuha ng 4,000 watch hour. Natuwa ko po today kasi nga, since sobrang, alam mo yung ang hirap-hirap gumawa ng vlog. Unang-una, napakahirap pong gumawa ng video, lalo pagsabayin. Kasi sa case ko, mami po ako, may 3 kids ako. And then, ang hirap pagsabayin yung nag-aalaga ka ng bata. Napupuyat ako everyday, every night. And syempre sa whole day naman, sa umaga, meron din po akong mini business. Sa mga hindi po nakakaalam, may mini business po ako, may craft business po ako. So, sobrang arag talaga ako, lalo pag sa umaga. Tapos, sa gabi, puyat din ako. So, sobrang thankful ako kasi kahit papaano, nag-move yung video ko, maraming nanood. So, ayan. So, kaya sobrang na-reach ko na ngayon yung 4,000 watch hour and I have already 2,700 subscriber. Actually, maliit pa lang to. Maliit lang to compare sa iba. Pero for me kasi, it's a little achievement. So, napakalaking bagay sa akin kasi napakahirap po nang maka-reach ng ganong status. So, only sa mga nag-vlog lang po ang nakaka-relate yan. Alam ko, nakaka-relate kayo. And, lalo kapag ganitong na-monetize ka na, sobrang iba ang feeling. Yeah! So, sobrang saya ko today. So, yun. Anyway, yun lang. Gusto ko lang magbigay ng tip, konting tip, paano ba ma-monetize? Paano ba ako na-monetize? Diba? So, for me kasi, kapag ka na-monetize ako, meron akong isang mga video doon na medyo mataas yung views niya. Meron akong 10k, ganyan, 6k. Siguro dahil that time, it was time and relevant. So, nag-post ko siya that time. Yung, yung how to make DIY facial. So, ginawa ko siya, gumawa ako before ng mga March yata yun or April ng facial. So, medyo timing siya kasi that time, walang masyadong nakakagawa or nakakalam ng facial. So, gumawa ako and dinonate po namin yan sa hospital. And thank you po sa nag-donate ng acetate kasi that time, wala talagang mabilhang mga acetate. Kasi sarado na lahat, as in lockdown lahat. So, meron na nag-donate. Thankful ako sa mga kaibigan ko na yon, mga nag-donate ng garters, mga materials para sa facial. Ako lang po ang gumawa. Pero sila po yung nag-donate. So, thank you po sa inyong lahat. So, i-bless pa po kayo ni Lord. So, ayan. So, ayun. And then, habang ginagawa ko yun, pinost ko rin sa YouTube. So, that time, siguro maraming nag-search kasi nga gustong makagawa ng DIY facial para siguro ipamigay din. So, maraming nag-inquire sa akin paano gumawa ng ganito, saan ka bumili ng material. So, ayun. Doon nag-start. So, kahit pa paano, naging stepping stone ko yon, or isa yun sa mga nakadagdag talaga sa points ko para umangat yung points ko. So, hindi ako masyadong nag-effort sa vlog ko na to kasi sobrang busy ko rin talaga sa craft. So, thankful talaga ako at ayan, na-reach ko yung 4,000 watch hour. Yan, so, yeah. And then, yun, and sabi nga, diba, kapag, yun nga, meron din akong pinost noon na how to make DIY calendars, mga ganyan, kasi mostly ang pinapost ko, mostly on crafts. Kapag may time akong maggumawa ng crafts, pinapost ko siya sa YouTube ko. So, double purpose for me kasi, unang-una, nagninegosyo ako, so kumikita ako sa crafts ko. And then, habang nag-enjoy ako, pinapost ko sa YouTube ko. So, eto na yon, habang pinapost ko sa YouTube ko, pwede pala tayong kumita sa YouTube kapag nagpo-post tayo. Lalo kapag yung pinapost mo is, useful. Kaya dapat, ang number one tip, pag magpo-post tayo sa YouTube, dapat, useful and trending, ganyan. Yung pwedeng, ba kung trend, ang trends ngayon is ganito, post mo siya,
basta as long as hindi ka ano, as long as nakakatulong siya sa tao, tsaka yung searchable. Like yung face shield ko nga, searchable siya, 'di ba? So kapag nag-search ka, marami talagang sobrang dami talagang gumawa ng face shield that time. Pero maswerte na ako na kahit paano may nag-review sa ginagawa ko. So for me, malaking bagay 'yon. Kahit 10,000 views lang yung sa akin, malaking bagay yun sa akin. Kasi iba, meron 100,000, di ba? Ang laki, ang wala. Kasi bago pa lang naman ako sa YouTube eh. So, parang nag-start pa lang naman ako para ma-reach ko yung ano na yun, di ba? Yung views na yun. So, isa pa is, dapat hindi ka, yung background mo. Second is, dapat pag nag-post ka, yung background mo, dapat wala ka masyadong music na naka-copyright kasi hindi natanggapin ni YouTube yon na copyrighted na music, ganyan. And then, kailangan searchable siya. Ano bang searchable? Tsaka useful. Yung pwedeng magamit ng tao, kung kailangan ba nila ng ganito, yung ganyan. So, kasi mostly sa akin, pag nagpo-post ako sa ng craft sa YouTube, pinopost ko din siya sa mga crafters association kasi baka makatulong sa kanila, lalo sa mga nagsisimula. Kasi mostly may mga nag-message sa akin na paano yung saan ka bumili ng ganito, anong materials ang gamit mo, ganyan. Kasi mostly may mga gusto rin namang magnegosyo ng ganyan, so hindi nila alam kung paano sila mag-start. So nakakatulong din kahit pa paano yung mga pinopost ko na gusto nila namang bumili ng gumawa ng flashcards or gumawa ng mga learning materials, nagpi-message sila sa akin directly. Ayun, nakakatuwa naman at nakakatulong naman ako kahit pa paano. So yun lang, and tangan yung pinopost mo, yung talagang ano, timely and relevant, yung talagang nauuso, yung ganon. And yun dapat magagamit din ng tao, hindi yung basta post ka lang. And of course, kailangan malinaw yung ginagawa mo, yung mga videos mo malinaw, and nakalagay doon yung mga instructions, kung pwede, instructions, and then dapat may mga thumbnails ka rin, kailangan malinaw din yung videos mo. Hindi naman kailangan na, okay lang naman na simple lang yung phone, basta medyo malinaw lang yung pagkakakuha para mas attractive siya, tsaka mas pili siyang ma-view, ayan, tsaka mas pipiliin yung mga posts mo. Maglagay ka ng thumbnail, and of course, huwag mong yung titles mo, gandahan mo yung medyo catchy, tsaka yung thumbnails mo medyo catchy, hindi yung basta maglagay ka ng alam nila na makikita agad. So, huwag lang yung basta video lang, wala kang nilagay na thumbnail sa harapan, kailangan maglagay ka nun. Ayan. Anyway, yun lang. Magpaparaffle ako since masaya ako today. Yay! Since ito yung promise ko before na magpaparaffle ako kag-comment sa videos ko. So, meron tayong mga paraffle. So, start na natin! Ayan. Ayan. So, eto na tayo. Ito yung mga name ninyo. It's Crystalline, Hearty Mom, Newton's TV, Kathleen Ann, Amorgranda, Proud to be Summer, Cheka, Mamshi, Bam Bam, Clara, Ruel Ramos. So, since ito lang naman talaga ang nag-participate, so sila lang talaga ang i-raffle natin. So, mag-start tayo sa 50 na load. So, let's start it. Shuffle muna natin. Ayan. So, start tayo sa 50 na load. 50 load. Angelo Nicolas. Okay. Videos. So next is, again, raffle ulit natin. Shuffle. Okay. So raffle natin. 100 load. Sino? Okay, again, for the next is ito na yung sa flashcards. 2 flashcards and 2 charts. So, bundle ito. I wish ang makakuha nito is mommy na may baby pa. So, shuffle-unin natin para hindi naman ano, fair naman sa iba. So, shuffle natin. So, it's flashcards. Wow, ang cute. How did you do that? Okay, raffle. Spin the wheel. Ay! Si Ma'am Amor.
yan. So, eto na. 500 load. 500 load na tayo. Sino kaya? So, shuffle natin. Shuffle. Okay, so let's started. Ayan, so 500 na tayo. Wow, it's Bam Bam. Congrats, Bam Bam.